lunch. Muli ay ang tema natin ngayon ay apologetics. More specifically ay kulenits. At pinag-aralan natin bilang pagbalik tanaw ang tungkol sa Mormonism. Nakadalawang pag-aaral tayo doon. And this is the third and final na pag-aaral natin sa Mormonism. At ito ay overview ng kanilang mga pananampalataya. Sabi mo sa present nila, the house of the Lord will have fine effect upon you. So, yung kalang president, kung sino lang yung president ay yun ay nagiging prophet para sa kanila. So, napapatuloy yung office of the prophet in the person of every president na malalagay dyan sa Mormonism. So, mayroong three items dito about the Mormon belief. Tinatawag sila as sa akin ay LDS. Latter-day Saints. Latter-day Saints. Sapagkat ang mahaba yung pangalan nila, the Church of Jesus Christ in the Latter-day Saints. So, according to them, LDS is the restoration of the Apostolic Church which became apostate. Natalikod daw kasi yung Apostolic Iglesia, ibig sabihin Apostolic Iglesia, Iglesia, itinayo ng ating Panginoong Kristo na pinamahalaan ng kanyang mga apostol ng panahon na iyon sa New Testament. Pangalawa, they believe that baptism is absolutely necessary for salvation. At yan naman ay walang pinagkaiba. In fact, yan ang masasabi natin na primary mark ng isang kulto. Pasinin mo, lahat ng kulto, kasi halos yung mga kilalang kulto, eh, nandito sa Pilipinas, eh, makapag-aral mo na ako sa lahat ng iyo. At sa mga ilang kulto, ay ako yung naging kaamin pa. At yun ang aking napansin, na ang bautismo sa kanila ay napaka-kailangan para sa kaligtasan. Kaya masasabi natin na work celebration talaga sila. And thirdly, ito yung medyo kakaiba among cults. Yung baptism may be administered for the dead. Ibig sabihin, kung mayroong hindi pa mananampalataya na kamag-anak nila, yan ay pwede silang magpapawismo para sa kod, para sa kaligtasan. So, at baptism, hindi natin, no? Baptism may be administered for the dead. Ibabasa niyo ba kanya yun? It can bring salvation to dead ancestors and must be done by the living for the dead. Basta niyo? Parang tinuturo sa kanila na ang mga membro ay magkaroon ng pagmamalasakit. Hindi lang sa mga buwan eh. Sa kaligtasan pati ng mga patay. Iyan eh, walang tinagkali pati simbahan ako. Mga patay na pwede pagmamalasakit ang kanilang kaligtasan sa pamitan ng mga indulgensya na yan na yung kinondena ni mga minuto ang kanilang panahon. Yung pagbibigay ng certain amount para mahamag sa purgatorio ang kanyang mga masyad. Pero at least sa purgatorio, talagang sa katawin ko, huwag na sa purgatorio, hindi naman may pag-asa sa talaga sa langit. Sa langit talaga ang purgatorio. At yun ay parang pag-ibig sila ng mga kasarangan ng Panginoon. Pero dito, sa kanyang paniniwala, ay wala namang kinalaman sa purgatorio. Kundi pag namatay na, ay maliligtas pa at maliligtas pa rin. Hindi sinabi mo ang mga ginagawa na yung purgatorio o yung gobyerno. Kasi ano na, must be done by the living for the dead.
Kita beda perasaan. Para salvation itu mata yang dia mulai. And it is through our baptism. Christ will preach the gospel to the ancestors for opportunity of salvation. Kaya para sa kanila kung mag-opisuhan, ay papaano, di ba, ang kaligtasan na nakasulat naman sa Bible na sa pamamagitan ng pananampalataya tayo sa ibang mundo. So, meron silang nag-on, saved on. Para sa kanila, eh, kahit namatay na ngayon, doon na lang sila sa kabilang buwan para nakamatay sa mundo. Kaya mapasin natin ganyan palang distorted exegesis. Bakit natin sinasabing exegesis? Kasi gumagamit din sila ng Bible. Hindi ito parang sasaray nilang mula na sinasabi. At ito natin yung Malakay 4, 5, number 6 na pinagkuhanan nila ng kalitang bilik. Tungkol dyan. Pasa na lalo. So, try narito aking susubukin sa inyong sinilias ng pagpeta bago dumating sa sila at pinapilabot ng araw ng pagpapalitin. At kanya, kapag-papalitin ko ang puso ng ama sa masyari at ang puso ng mga anak sa kanilang mga matila, baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sinta. Ayan. So, behold, I will send Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he shall turn the hearts of the fathers and children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Ayan. So, meron, di ba si Elijah ay Old Testament prophet siya, pero ito, malaka ito eh. Kasi ito na yung pagpatuo na ito sa Old Testament. Kaya matagal na wala ito. So, wala na, makapag-inistera sa Elijah. So, para sa kanila, ay merong, yung Elijah, ang tawag na Elijah ministry, merong isang propeta na tinutuo talaga na katumpalan doon sa propesya na siya yung magsasagwa ng Elijah ministry. At yan na ay si Joseph Smith, kaya din ang kanya. Kaya mayroon silang pagkabautismo ay para sa kaligtasa, maging mga namatay. So, may scope na pagbalik loob ng mga anak sa kanilang mga magulang. Pero, hindi ito maaaring matupad kayo ng mga kasi hindi lang naman si Joseph Smith ang gumamit ng talatang ito. Maging si William Branham, ng entire ministry, yung Juanes Pentecostal, ginamit niya dito at marahil ginagamit pa ito ng mga ibang mga kumpong leader. Pero tama natin na may tupad ka sa mabasa natin sa Matthew. Basahin natin Mateo 11:14. Sabi dito, and if you are willing to receive it, he is Elijah who is above. Yan, tumutupo yan. Nagsasalita din ng Panginoon. Ang ating natutupulan niya ay si John the Baptist. Sa chapter 17, 10 of 13. Sorry. And this disciple asked him, saying, why then do the scribes say that Elijah must come first? Jesus answered and said to them, indeed Elijah is coming first and will restore all things. But I say to you, Elijah has come already, and they did not know him, but did to him whatever they wish. Likewise, the Son of Man is also about to suffer at their hands. But then the disciples understood that he spoke to them of tell about this. Okay. Elijah has come already. Sabi ng Panginoon. Sa Luke 1:17. He will also go before him in the spirit and power of it.
Diyos, sapagkat sinabi ng anghel na si Elizabeth na raw, di ba, eh, lupit. Ang tunang anak mo, eh, sila sa gawa niya yung katumparan ng propesiyo ko. So, tingnan natin no, yung isa pang mahalagang talata. 1 Corinthians chapter 15. Otherwise, what will they do who are baptized for the dead? If the dead do not rise at all, why then are they baptized for the dead? Kasi sa salita sa Apostol Pablo, mayroon siyang binabaptism na ito, kung pinangyayari noong panahon niya, na mayroong binabautismuhan para sa mga namatay niya. So, yung again, sa pag-exigit daw, or pag-amit na gamin yung this, ito yung isang napakalagang rule. We must never base a major doctrine on one unclear statement of the Bible. Kasi ito lang yung binanggit, yung baptism mo na din, ilang yan ang matalata na yan. So, dali isang talata, hindi maluwala na wika. So, ang rule ng pag-interpret ay huwag kang gagawa ng, kasi medyo doon sa kanilang mata yan. Yung baptism mo na din. Kaya nga din ang practice mo na din. Pero, ito yung talata ko. So, eh, ganun ba sa konteksto nito? Sa context na, the Paul is giving the implications of denying the resurrection. Kasi talks na doon, sa 1 Corinthians 15, ay may mga taga-Corinto na naniniwala sa resurrection. At ngayon, ito ay parang, ang batid nito ay ginagawa ni Apostle Pablo na ilustrasyon nito tungkol sa paksa niya yung resurrection. Pero mamaya, tingnan natin yung pahayag dyan ng dictionary. Possible intent, sabi dyan, Paul is alluding to a hidden practice which in himself did not sanction. Yan. Eh, ang sinasabi ko lang dito ay yung isang paganong gawain ay itinapaalala ni Apostol Pablo, pero hindi naman sinasabi ni Pablo na ito ang ginagawa natin o ito ang gagawin natin. In-isolate nga niya kanyang sarili, hindi siya kasama doon sa nagpa-practice ng baptism for the dead. At saka yung Iglesia sa Corinto, hindi rin niya sinasabi na kasama doon sa nagpa-practice. Ang ginamit niya kasi, they. No? They. So hindi you, kasi kausap niya, yung church. O kaya, we, they. So, mayroon na siya pinapapakulan ng outside doon sa domain ng practices ng Christian Church. And, buksan niya natin yung 1 Corinthians chapter 8, verse 10. Masabi doon, pinapakita daw niya yung inconsistency of what they teach with what they practice. Kasi, ito ay yung nangyayari doon sa Corinto. Okay. First Corinthians 8 and that. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons.
we will not partake of the Lord's table and of the table of demons. Or do we provoke the Lord to jealousy? Are you stronger than me? All things are lawful for me, but not all things are lawful. All things are lawful for me, but not all things edify me. Yan, tinuturo ng Apostle Paul na yung mga practices ninyo dati, hindi yan tinutolerate sa church. Dapat iwan nyo na yan, kasi sa demonyo yan. Tinuro na nga sa inyo, mahilig sa tarap ka ng Panginoon. Ngayon na natin yung paliwanag dyan. Tapos sa 1 Corinthians 15:18, ang ginagamit nga para i-promote yung baptism for the dead. Sabi nito, Paul simply mentions the superstitious custom without approving it and uses it to fortify his argument that there is a resurrection from the dead. So, parang sinasabi niya na yung kasi baptism for the dead ay nag-imply na yung nasasagawa nun ay nakuha niya sa resurrection. Ngayon, para sinasabi niya po sa Pablo, kayo pa dati naman kayo pagano, naniniwala kayo sa resurrection kasi kung hindi kayo naniniwala sa resurrection, bakit dati ginagawa ko rin na ang pabautismo alang-alang sa mga lumaan ninyo kung wala naman resurrection. Kung naniniwala kayo naman sa resurrection, bakit naman ngayon kung kailan kayo Kristiyano na, saka pa niyo, idininay ang resurrection. Napakahalagang turo yan ng kaligtasan ninyo. Yung resurrection para gano'n lang gusto ay parating ni sa kanya dating paniniwala sa resurrection pagkatapos ay nang maging Kristiyano. So, baptism being an expression of personal faith. It is a personal matter. So, alam naman natin na. Kaya, yan naman ang turo niya sa Bible. Yung expression of your faith in the Lord Jesus Christ, you identify yourself to Him, kaya ka nagpapamotis mo, pag-confession mo yan. Kaya, yan ay individual. Ikaw na ang nananampalataya. Death is eternally decisive. No second chance to a dead sinner. Paniniwala nila na may pagkakataon pa kahit namatay ka na ay hindi puro ko yun. So, mapapaya natin sa pagbasa ko ng Ecclesiastes chapter 9 verses 5 and 6. Kakuwaan man niya, kalutupan man niya. Wala na, hindi na sila, kumbaga, depends na sila doon. Hindi na kayo involved, wala nang connection ito na sa ating realm of existence. Nandun na sila sa other dimension nasa other of existence sila na tinatawag na Nether World or Land of the Dead. Ang tawag nila yun yung expression o yung Sheol, Land of the Dead or Netherworld, kaya yung tinatawag na Dead.
Kasi, in contrast sa, yung nandito pa sa lupa. Okay? Hebrews 9:27. And as it is appointed for men to die once, but after this, the judgment. Malinaw na pag namatay ang tao, hindi na siya muli mabuhay pa. Ang kasunod na noon, judgment na. Wala nang pagbabago na magiging set up ng kanyang kalagayan. Kung pag namatay siya, judgment. Hindi yung pwede pang kalikutin, pwede pang ayusin ang anumang matters tungkol sa kanyang magiging kalagayan kapag nandunan siya sa kapitang buhay. The church never lost its existence at any time in its history. So yan yung ating statement of faith. Kasi ang sabi nila sa number one, kung babalikan natin, ay yung daw apostolic church na talikod, yung ibig sabihin ng apostasy. Tumalikod sila. Wala na yung dating iglesia. Pero, sure, kung nawala na, hindi na nag-exist. At kaya kinakailangan mo iwan o italimulit. Pero yan ba ang pinapaliwanag sa akin na pwedeng mawala? O meron bang tala sa Biblia na ito ay mawawala? Tignan natin yung Matthew 16:18. Ano ba ang sulat daw na sinabi ng ating Panginoon sa Kristo? Sabi dito, and I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. And the gates of Hades shall not prevail against the church. So, napakalagay talaga yan na sinabi ng ating Panginoon, hindi makapamamayani ang pintuan ng Hades o ng, hindi mapagahari ka ng kamatayan sa ibang sali. Ang iglesia, itinayo ng ating Panginoon sa Kristo. At ang iglesia itinayo ng ating Panginoon sa Kristo, wala siya sa defensive mode. Nasa offensive mode ang iglesia. Kasi siya sumusugod. Diba? Sinusugod niya yung Hades. Diba? Gates of Hades. Kasi ipag yung gates, kasi sa gera, diba? Pag ang nilulusog ng kabila, yung gate, diba? At ang lumalabas pa, yung gate kasi, yun yung panglaban para hindi mapasok yung isang kaharian. Na malaki mga tao, makakapal yung rehas, pati mga pader. Kaya, pag sugod, no church, okay, kahit na yung gates na yon, mababalik wala yun, hindi na magagawang harangan ang pagsugod ng church. Kaya sabi doon, and the gates of Hades shall not prevail against it. Kaya nga, pinapaluwating na umaatake ang church. Tayo umatake. Dalag-dalag natin ang ibang menu. Sa chapter 28, verse 20. Ang Panginoon ay hindi kasama ng iglesia. And kung
namin kasama, o adyaman, namin kasama na iglesia. So, paano matatanim ko ang iglesia na ang kasama ang hari, ang mga pangyarihan sa lahat? In fact, sinabi niya sa verse 18, said, verse 18, all powers in heaven and on earth has been given unto me. Go ye therefore. Di ba? Yun yung dahilan kaya naganap ang hari ng Diyos. At ito yung mananaig. Magwawag ito laban sa anumang pwersa ng kalaban. Sapagkat ang papangyarihan ng kasama natin ngayon ay nasa kanya lahat. Diba? All powers at sa langit nakasalig ka. Ephesians chapter 3 verse 10. So, verse 7. Then that now the manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities and powers in the heavenly places. Okay. So, ang nagpapakilala, ano nga yung pinapakilala ng church? Now, may manifest. Yeah. Ano? Saan? Sa mga principalities. Sige, mga ang spiritual forces niya. Hindi nagpapahiwatig yan ng paggagabi, di ba? Nagpapahiwatig yan ng authority and superiority ng church. And sa verse 21, sabi ko. To him be the glory of the church by Christ Jesus to all generations, forever and ever. Yung glory ng Panginoon, nasaan? Nasa iglesia, di ba? To him be the glory in the church, di ba, sabi ko? And ano yung time na binanggit doon? Yung manner of time? Forever and ever. Diba? Yung glory ni Christ, minamagnify ng church all throughout the ages. So, walang panahon na hindi namamagnify ng church ang glory ni Christ. Yung mga talatang yan ay hindi man direkta, pero napaklaro at bagamat implicit lang yan, pero wala nang ibang magiging conclusion kundi masasabi mo nagpapatuloy ang iglesia ng Panginoon. Church mission was to begin from Jerusalem and does not envision a new starting point. Tignan natin yung ito, napakahalaga yung passage yan, Acts 1:8. Tignan natin sa akin ng mga chapter 1, verse 8. Sabi dito, you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. So yung mga evangelist, mga missionaries, nagpasimula sa Jerusalem, in Samaria, in Judea, and unto the ends of the earth. Kaya mga kapatid naman sa atin, hindi pwede tumutukoy sa panahon kasi kung hindi sabi niya sa buhay, tumutukoy sa panahon. Tumutukoy po sa location kasi makita naman yung sequence eh. Sabi, dahil doon sa kadulo-duluang bahagi ng mundo, magkakarating ang Ebanghelyo. Kaya ang kausap dyan, ang Panginoon, hindi lang yung mga kaharap niya. Bagamat, hindi ito nalilimitahan. Kasi sila ang kinakausap, pero hindi ito nalilimitahan. Nasa kinakausap niya, kundi yung pag-ibang magiging mga misyonero. Kasi, ano yung ating dahilan kung bakit yun ang conclusion natin? Eh kasi, hindi naman ang ating mga apostol sa dulong bahagi ng mundo. Wala namang apostol na kami sa Pilipinas. Diba? Kaya pag nagsalita, makapangyarihan siya at ilipin na mangyayari. So, ibig sabihin, yung gawain ng pag-imisyon ay ganoon pa sa mga susunod na generasyon. In fact, mamatay ang mga apostol, diba? Papaano makakarating sa ends of the earth? Hindi nga nila na yung buong globo, hindi nila yan na naligo, kundi yung known word lang yung ancient world. Eh, alam na naman na yung sinabi, kasi prophecy yun
sinasabi, yun ay pag-uutos and prophecy yun at the same time. Yun ang mangyayari. Oh. Alam mo naman sabihin natin na kamali ang Panginoon. Ay, hindi na po pwede yun. Eh, siya ay Diyos. At ang sinasabi na ay salita ng Diyos. Kaya, doon sa conclusion natin, yun ay base sa ating paniniwala kung sino yung nagsasalita. Pwede sa salita ko lang, kung pwede pang nagkamali lang ng expectations, ng assumption, diba? Eh, ano sa salita yung Diyos ng mga pangyari sa lahat. Kaya yun ay ikaw nga yung papatulog, walang mintis, walang putol hanggang sa makarating sa atin. Kapit sa atin ang Panginoon. O mga Kristiyano tayo, di ba? So, sa bawat panahon, eh tayo nga may tala ng mga records eh, ng kasaysayan. Wala namang panahon, eh panahon ba na walang Kristiyano? Lahat ng panahon may Kristiyano, siguro ang katatang Kristiyanismo, problema lang ba sa kanila? Yung sinasabi ng church, hindi yung mga Kristiyano eh. Mali ba sa interpretation sa church eh? Ang interpretation na sa church, yung organization, isang institution. Diba? May building. Yun kasi ang pagka-antindi nila sa church. Kaya, nag-spring up yung isang maling doktrina dahil doon sa maling definition ng church. Yan, Doctrine of the Last Thing. Tignan natin yung Mormon belief about the last thing. So, sila, naniwala yung pakitipon or the gatherings. It is a literal fulfillment of Old Testament prophecies of Israel. And meron silang the millennium at meron silang the final state. Doon sa isa, the gatherings, literal fulfillment of Old Testament prophecies of Israel, ay merong yung itong mga kasi mga Amerikano ang nagkayo ng itong Mormon Church. Kaya sila daw yung ano, lahi ni Ephraim. Sa diba, 12 siya. So sa tribe, sila yung tribe of Ephraim, yung American Mormon. Kaya mag-gather sila alongside or among the other tribes. Yung Zion daw, of course, ang Zion na yung location kasi yun. Jerusalem yun. Mount Zion na yung Jerusalem. Pero, yung pagkakarangal niya na yung independence ni Sobe. Kasi yun, yun kasi may propesiya. Yung propesiya yun. Yung Zion. Merong kumparing propesiya. Yung matatay yung templo doon. Sa independence ni Sobe. Templo ng Mormons. Of the Jews, descendants of Judah in Palestine. Jerusalem, the Zion capital of Christ's kingdom. Of the lost 10 tribes, somewhere in the land of the north, to be led to Zion, city of Kenya. So, ganyan ang kanilang paniniwala. Hanggang ngayon, pinaniniwala nila na yung 10 tribes ay lost. Hindi po lost yun. Yung Samaritan, sila po yung taga northern kingdom na ayaw lang kilalanin ng mga Hudyo. Sila ay mo si pagpunta na sila. So, the millennium, para sa kanila, it is for the righteous, an era of peace. O kaya, a season of peace. Para sa mga masama, spirit prison for a transfer of faith. So, yung mga binabang ito kay Peter na nasa mga spirit na sa millennium. The final state, so, merong binabang sa Thessalonica ng son of perdition, pero sa kanila, plural. Kasi para sa kanila, yung sons of perdition, the devil and his angels. And men of sin beyond the possibility of repentance na makakaranas na eternal torment of hell. Pero silang celestial kingdom, highest blessing with God in Christ. So yung mga napupunta sa celestial kingdom, makakasama nila ang Diyos at si Kristo. At sila ay patuloy na magpaparami doon. Eternally procreating. And yung terrestrial kingdom located in another planet.
for accountable persons dying without the Lord, plus penitent spirits in the spirit world, plus morally decent people who rejected the gospel and look for Mormons. They will be the sun. They will be with the sun. But not to the Father. Celestial kingdom, another earth. Those who are cast into hell, but repent during the millennium. Kaya kung nasan yung nagkasidan, yung babies, mahako ba doon? Kaya pagdating ng millennium, magsisisi sila, malalagay sila sa celestial kingdom, another earth. Para nakita niya ka ng mga scientists yan. Meron daw earth na nasa malayo ilang radio show na parang kaparoon din kapayon niya. Pero hindi naman totoo ito ng mga kapatid. Wala naman pinagkakuhan ng mga araw na yan. Kundi naman imahin na sila ng Diyos sa sulit. Biblical teaching. Identity and continuity of the Old Testament Israel with the New Testament Church. Okay, so ito na natin ang sa Galatians 6:16, ang Church of Galatia, it is a, sabi natin, Gentile Church, pero tinawag siyang Israel of God. At ito ay napapaliwanag sa atin na kahit na Gentile sila, dahil sila Christian, ay Israel of God. Ang panakasin ba ito? 6:16 of Galatia. And as many as walk according to this rule, peace and mercy be upon them and upon the Israel of God. Peace and mercy. You know, blessing sa mga taga-Galatia? No? Peace and mercy. So, pero paano niya in-address? Anong address sa mga taga-Galatia? Ulit mo lang. Paano in-address? Ano sabi? Tingnan natin ang Acts 15, verse 15, and following. Nandoon sa paghahari ko, di ba? Nandoon ko ba rin ang sulat niya?
Kasi umantan. Anong verse? Sa 15, then tuloy ko lang. 17. Hanggang 17, hindi nasa mo? Hmm? 17. Kasi sa bandang dulo na, parang scope ng paksali ng ano, ng states. Sige po. At kayong mga hindi ay kayang kasama na kasama namin na ang kapalingatan sa pagkakata. Kaya kayong susunod sa langit para kasama ng mga hotel kung kanya na kanya riyan ang sa Medinas na ako na magigigat din sa hindi nagsisipilala sa Diyos at kanila na hindi nagsisipilala ating ano ang Jesus. Nagpapatanggap ng mga kapalisahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan Panginoon at mula sa kalungkulan ng kanyang kapalitan. Pagpapalilipot siya at upang buwan na din sa kanyang mga banal. Ang mga tayo na dika ng sa lahat ng mga nagsisang palataya sa araw na ito. Sa pagkakamalang Panginoon sa mga may pinanimuwala. So, dalawang binanggit, heaven, diba? At saka yung lugar na kung saan ay namin yung fire. Kapating ng Panginoon, magkakaroon na yan ang division, na yung division lang. Diba? Kasi yung mga pamiligan nila nila, eh yun, sila ay nandiyan sa nagdadalagan nato, diba? So, inflexibility and eternity of only two final states. Only righteous and wicked differentiated with the gospel as the dividing line. Yung nabasa natin kanina, di ba? Yung ibang ngayon, yung pinangalas nila, yung mga hindi nagsin sa ibang ngayon, parusahan yun sa Panginoon. And there are degrees of blessedness, but not of state and company. For the righteous, Matthew 5:12, rejoice and the exceeding glad, for great is your reward. Wala yung mga binabanggit kanina. Na na-differentiate niya mga tao, tapos hindi ba mga katutuhan? Matthew 1:1, the prophecy word, the righteous man's word. Kung yung tatanggapin ng propeta, kung saan mo siya marugay, at hindi propeta, yung matulog sa tao, of course, you won't then, parang wala. Matthew 6:37, according to his word. So, walang pag-segregate ng mga tao. Kundi, depende po sa kanilang words.
on, sabi dito, Matthew 19:37 and 30, everyone who has left houses or loved ones for my name's sake shall receive a hundredfold and inherit eternal life. But many who are pursued with us and the gospel. So may mga rewards. At ang panamang kumuha, hindi sinabi mo sa celestial pa yun. O sa celestial. O sa celestial. Hindi. Kundi ang mapanahin, eternal life. So all the righteous and wicked depreciated the gospel and divine light and there is a blessedness but not appreciated company for the righteous. And sinasabi sa Luke 6:35, each one who received his own reward shall be great. 1 Peter 3:8, each one who received his own reward according to his labor. 2 Peter 1:7, about me, but many others who will have confidence and not be ashamed at his coming. So, ganyan lang tayo ni Pablo, mga kapatid. Yung tungkol sa pagtunguhan ng tao. Pero sa Mormons, nakita ko kung gano'n yung napalawak yan na napaka sabihin natin may halong mysticism and superstition yung kanilang mga sinasabi na yan tungkol sa mga pagtunguhan ng tao. So, din natin tinatapos. So, ayun pa sa ating napag-aralan. Sabi sabihin, hindi nga po, may baptism sila for them.